kasi silver. Silver siya, hindi siya plastic. Hindi tulad ng iba, plastic. What? Diba? Tapos, manipis lang siya. Kung titignan mo, diba? Napakanipis talaga niya. And then, napakagaan. This is only 1.5 kilograms. So, dapat, kapag everyday mo siyang dadalhin sa school, dapat magaan lang yung laptop mo na bibilhin. Kasi, baka naman at the end of the semester, uba ka na, kakadala mo ng laptop na sobrang bigat. Diba? Okay, so, punta naman tayo ngayon sa ibang mga features ng Acer Swift 3. So, makikita nyo, ang daming ports, diba? Ito yung pang para sa charger, HDMI, tapos dalawang ports ng USB, and then ito, hindi ako sure kung ano to. Tapos ito for headset. Yan. Dito naman sa kabilang side, meron siyang port for SD card and another USB port, which is 2.0, I think. Yan. Yan yung port niya dito sa kabilang side. Ito, hindi ako sure. Magbabasa muna ako kung ano ang gamit nito. Pero ito, makikita mo kung full charge na o hindi. Ito, magbabasa muna ako kung ano gamit niyan. Okay, so sabi dito, it has narrow bezel. Ito yun. Uy, ang kape ko. Thanks nga pala, Mars, sa pagtimpla ng kape. Ayan, sobrang narrow talaga niya. Ayan. And then, ito yung webcam niya. And then, it has wide viewing angle. Sabi pa, it up to 12 hours battery life. Na-test ko na siya. Maabot talaga siya ng 10 to 12 hours. And then, it has ultra-fast 160 megahertz sa Wi-Fi. And it has HDMI port. Pero bumili pa rin ako ng connector ko kasi sa school, yung projector, VGA siya. So, kailangan kong bumili ng connector for projector. Okay, so itong laptop na nabili ko ay Intel Core i5, 8th generation. Latest pa rin siya. And then, may GeForce daw. Nakakatulong daw to sa pagbilis ng performance ng laptop. Yan. Tapos, touchpad. So, kung familiar kayo sa paggamit ng MacBook, ganito na rin ang, parang ganito rin siya. So, sa MacBook at saka sa Acer, touchpad na siya. So, double tap lang kapag right click, hindi ka na mahihirapan. Tapos, napaka-soft niya. And then, syempre, may fingerprint. So, itatap mo lang, ma-open mo na ang laptop mo. And then, ito pa, ang nagustuhan ko ay full HD siya, which is 1920 by 1080 ang resolution. At ito ang the best. May octane memory daw ang laptop ko. So, according dun sa nabasa ko, sabi niya, it accelerates your computer's performance and it makes more responsive. So, sa madaling sabi, nakakatulong siya sa pag-perform. Okay? Para bumilis ang lahat ng gagawin natin sa laptop. Or mga paperworks na gagawin or animation na gagawin. And then, 32 gig siya. 32 gigabyte. Then, tapos yung keyboard ko, itong keyboard, napaka-soft lang talaga niya, as in. Tapos, meron siyang backlight. So, ginagamitin ko siya ng backlight kapag gabi or hindi maliwanag. Pero kapag maliwanag naman, it is better na hindi mo na lang i-on yung backlight kasi para makasave ka ng battery. Ayan. So, try natin siyang i-open ngayon. Ito yung power button niya sa gilid. Ayan. Ayan siya. Ayan. Okay, nakikita niyo yung backlight. Ayan. Ayan. So, tap lang natin siya.
Yan na. Ngayon, para makita natin kung totoo nga bang may obtained memory talaga yung few inches later. Laptop ko, punta tayo sa device manager. Ayun. Tapos, as in, napakarami kong binasa about dito sa obtained memory kasi first time ko lang siyang nakita. And yun, mas maganda, mas napapabilis. Kung medyo curious kayo, pwede nyong i-search sa YouTube or sa Google about this. About Intel Optane Memory. Ayan siya. Ayan. Ayan. Oy, 932GB ba? Hindi ako sure. Ang alam ko 32GB lang. Ayan. Tapos, gusto ko lang ipakita sa inyo ang storage niya. Ang storage niya, it has 1TB. So, yung drive C, 205GB. And then, yung drive D, it has 724GB.